Magandang araw po mga viewers sa aking mga subscriber. Maraming maraming pong salamat sa inyong suporta. Muli ang inyong lingkod, Ka Joel and Farm. Isishare ko po sa inyo kung paano po ako mag-alaga ng pipino. Ito na po ang ating tanim na pipino ay nasa 40 days na po ito. Mga ka-farm, hindi po ako nag-pruning ng ano ng pipino po, at saka hindi rin po ako nagtatanggal ng mga dahon kasi po diyan po sa aking experience po, kasi yung iba ay nag-pruning po sila ng kanilang tanim na pipino, pero itong sa akin po ay hindi po ako nag-pruning. Kasi itong bawat sanga na pipino po ay nagbibigay po ito ng bunga. Sayang naman po kung ating tanggalin. Kasi magbigay po po ito ng bunga. Sa isang sanga niya po ay nagbibigay po yan ng dalawa bunga hanggang sa tatlo. Kasi kung ipruning po natin, ay sayang, imbis na magbunga pa ay mababawasan po ang kanyang bunga. Ayan, napakaraming bulaklak po mga ka-farm. At saka itong sa pipino po ay may sikreto po ito para dumami po ang bunga. Kasi kung hindi po siya masyado nakakapit sa twine, yung ginagapangan niya po, ay mahina po ang kanyang bunga. Kailangan ay maganda po ang pagkakapit niya para ang bunga niya po ay maganda ang kanyang quality. Kasi yun nga, nakakapit siya ng mabuti. Kasi kung maluwag po ang kanyang pagkakapit, ay hindi po siya maganda, hindi po maganda ang kanyang pagbunga. Sa experience ko po mga ka-farm, kagaya nito po, itong bawat isang sanga ng pipino ay dapat mayroon po siyang isang kapitan na twine bawat isang sanga. Yan po, ganito po ang sikreto niya po. Dapat iikot mo ng ganon. Yan, ikot po yan, ganyan, para matibay ang kanyang pagkakapit. Ayan po, bawat isang sanga niya po ay kailangan maikot para makakapit siya ng mabuti. Ayan, yan po ang sikreto niya mga ka-farm. Yan po ang ginagawa ko. Pero sa ating mga kaibigan, di ko po alam kung anong, mayroon din po silang diskarte. Pero itong diskarte ko po mga ka-farm, ay i-share ko po sa inyo kung paano ang maparami ng bunga ng ating tanim na pipino. Kasi kung hindi po maganda ang kanyang pagkakapit, ay hindi po yan magbibigay ng maraming bunga. Kailangan bawat isang sanga, yan, bawat isa, iikot mo talaga. Dapat bawat araw-araw yan, puntahan mo yung balik-balikan mo dito. Kasi sa isang araw po ay napakabilis tumubo ang itong pipino na, basta ating tanim na pipino ay napakabilis po, napakabilis ang kanyang pagtubo. Kaya dapat araw-araw puntahan mo, tapos iikot mo po araw-araw. Yan, ganyan. Thank you.
Yan po, marami na po bunga ito. Yan, malalaki na po ang kanyang bunga. Bukas po, pwede na po tayo mag-harvest. Itong variety na pipino na ito po ay Migasi. Mayroon po kaming video nito nung pagtanim po, mga ka-farm. Panoorin po ninyo. Yan. Itong mga ganito po, yan, ito po, kailangan pag tayong umasa yung ganito niya, tendrils niya ay hindi po to ano, makakaya po. Kailangan talaga ikutin mo talaga, mga ka-farm. Yan, yan, kasi po kung hindi po maganda ang pagkakapit ng pipino natin po ay hindi po yan magbibigay ng maraming bunga. I-share ko lang po sa inyo, mga ka-farm. Pero yung iba na nagtatanim ng pipino ay nag-pruning po sila. Depende naman po sa atin kung anong diskarte natin, mag-pruning, tanggal ng mga dahon. Pero sa akin po, share ko po sa inyo, ay hindi po ako nagpupuning ng pipino. At hindi rin po ako nagtatanggal ng mga dahon. Si sayang kasi diyan po siya kumukuha ng kanyang pagkain. Yan. Bukas po ay mag-harvest na po tayo kasi napakabilis lumaki ang pipino po. Makaumpisa po tayo ng pag-harvest ay araw-araw na po tayo makapag-harvest nito. Ayan, napakaraming bulaklak po, mga ka-farm. Yan po, mga ka-farm, sana po mayroon po kayong napulot na kunting kaalaman sa aking video. Yung mga viewers po na hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po para mag-grow po ang aking channel. Ako po inyong matulungan at makatulong din po tayo sa ating mga kababayan sa mga pagtatanim ng mga halaman at mga gulay. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po. God bless po. Bye bye.